Hindi ako relihiyosong tao. Hindi rin ako madasalin. At lalong hindi ako yung tipo ng taong sumasamba sa mga imaheng kahoy. Hindi ko alam. Wala na atang saysay ang buhay ko. O sadyang wala na talaga akong pakialam. Hindi ko naman pinili magkaganito ako. Pero bakit parang mahirap na mangarap? Lalo na kapag alam mong hindi mo rin naman maabot ang mga to pagkatapos ng lahat. Di ako matalinong bata. Di ko gusto ang kahit anong may kinalaman sa siyensya at matematika. Pero madami akong tanong. Mga tanong na patuloy na bumubulabog sa isip ko. Mga tanong tulad ng, bakit nagawa sa akin to ng Diyos? Ba't ka nandito? Baliw ka ba? Dito ako nakatira, malamang. Hindi, ibig kong sabihin. Teka, alis ka ba? Magsisimba ka ano? Tagal na akong di nagsisimba. Alam mo yun. Kailan ka ba huli nagsimba? Saan ka punta? Sama ako. Uy, wait lang. Saan ba talaga tayo pupunta? Ewan. Oo nga pala. Ba't di na naman kayo nagpapansin na ni Mama? Ganun pa din, dahil sa'yo. Tagal ko nang di nakakapunta dito ah. Ikaw ba? Kailan yung huli mong punta? Kasing tagal nung huli kang pumunta. Kasing tagal lang tayo. Naalala pa ba nung bata pa tayo? Yung gustong-gusto nating magparing dalawa. Kaya lagi tayo nandito. Pinaglalaroan natin yung mga gamit ng mga sakristan. Tuwang-tuwa pa nga si Among sa ating dalawa nun eh. Tapos minsan, pagkatapos natin kumain, didiretso na tayo dito. Makikipaglaro tayo sa mga bata. Ginagabi pa nga tayo eh. Tapos papagalitan tayo kay la Mama. Tapos yun na nga. Pinagsakristan na tayo ni Mama kasi alam niyang masaya tayo dun. Kahit ayaw naman talaga niya tayo magpare. Sabi niya nga, sayang daw yung lahi natin. Pero alam mo, sa totoo lang, sa tingin ko, ayaw na tayo magpare kasi para sa kanya wala namang katuturan kung magpapare tayong dalawa. Sinubukan nga ata natin lahat ng pwede gawin simbahan. Ano kasi ito?
Hindi ko na alam to. Nakakala mo pa nun nung pinilit mong kumanta kahit basag yung boses mo kasi gusto mo lang mag-core. Pero yung pinaka hindi ko makakalimutang nangyari nun, yung inamin mo na gusto mong pumasok sa seminaryo. Isang linggo nga kayong ginagpansin na ni mama nun eh. Taas kasi nung pangarap niya para sa ating dalawa kaya hindi niya matanggap. Pero wala eh. Pangarap na natin yun simula pa nung bata pa tayo. Ano ba talaga gusto mong sabihin? Ha? Kanina ka pa kasi kwento ng kwento eh. Ano bang gusto mong sabihin talaga? Gusto ko lang naman malaman kung bakit mo tinalikuran yung mga pangarap nating dalawa. Sabi mo kasi, para sa tayong papasok ng seminaryo. Sabi mo, magkapare tayong dalawa. Pangarap natin yon. Oo. Pero tandaan mo, hindi ako yung unang tumalikod. Hindi ko naman ginusto yung mga nangyari. Walang may gusto sa nangyari, Julian. Pero kung ganun, sa palagay mo, sapat na dahilan yon para huminto kang mangarap at mabuhay? Oo nga, no? Nahabang tumatanda tayo, dahil sa mararakas na katotohan ang sinasampal ng buhay sa atin, mababa yung tingin natin sa sarili natin. Kasama ng mga pangarap at pagnanasa natin sa buhay. Siguro ganun ang nangyayari sa'yo ngayon. Siguro naiisip mo na wala namang patutunguhan ng mumunti mong buhay. Siguro tinatanong mo sa sarili mo kung sino ka ba kung para sa bilyong-bilyong tao sa mundo para magkaroon ng halaga. Para magkaroon ng karapatang mangarap. Malamang marami kang gustong sisihin kaya ganyan yung buhay mo. Si inay? Si itay? Siguro ako. Siguro yung Panginoon. Pero hindi naman kasi masamang nagsisihin ka. Tao ka lang rin at naiintindihan ko yun. Pero tandaan mo lang. Pagkatapos ng lahat, sa bawat pagbulat ng mga mata mo tuwing umaga, ikaw pa rin naman yung pipili kung gusto mong umaka mo hindi. Ayaw mo na magpare? Ano ngayon? Hindi mo obligasyong tuparin ng mga pangarap na iniwan natin. Hindi mo responsibilidad na punan ng mga blankong patlang na hindi nakalaan para sa'yo. Mabuhay ka! Mabuhay ka kung paano mo gusto. Huwag mong hayaang maghapos ng sarili mo sa kawalan ng pag-asa. Hayaan mong maging malaya ka. Malaya mula sa akin. Malaya mula sa mga naudlot nating pangarap. Siguro nagtatanong ka ngayon kung ano nga ba ako sa buhay mo para pangaralan kita. Oo. Wala naman akong karapatang pangaralan ka sa rutang tatahakin mo sa buhay. Kasi sa bandang huli, ikaw pa rin naman yung magdedesisyon kung saan ka pupunta. Pero ikaw, ayaw mo na bang mabuhay at mangarap ulit?